Mai, and welcome to My Goodness. So guys, ito na yung mga napamili natin sa Ikea. So dalawang malalaking bag. Yan, tinulungan ako ni Menchie na magbuhat kasi hindi kami nag-kotse, nag-commute lang kami. Okay, check na natin. Pakita ko sa inyo yung mga binili ko. And para makita niyo rin kung para saan yung mga yon. So ito, matagal na ako naghahanap. Meron kasi ako nabili online, pero hindi ganun katibay, kagaya nito. Ito, medyo matigas. Makikita mo na maganda yung quality. Kaya binili ko na siya. Ito yung pantakit mo sa kawali pag nagpiprito. Lalo na pag yung mga kawali nyo ay walang mga takip. So, mas maganda tong gamitin. Kasi minsan pag ginagamit ko yung takip niya na glass, yung pawis o moist nung piniprito mo, nalalaglag din dun sa oil. Kaya mas lalong matalsik. So, pag itong ginamit mong pantakip, wala naman tatalsik sa'yo. And then, pangharang din, habang binabaliktad mo yung piniprito. So, maganda naman. So, this is a microwave lid na may mga butas na dito. So, kailangan ko talaga nito kasi pag nag-splatter yung mina-microwave, ang dami mong lilinisin sa loob ng microwave instead na ito lang yung madudumihan. So, very helpful to sa akin. Tsaka pwede rin pantakip ng ulam sa mesa. Kaya lang isa lang binili ko kasi meron naman na akong pantakip ng ulam sa mesa. Maganda siya. May design eh. Bumili ako ng 6 pieces bowl. Kasi mahilig kaming magluto ng mga may sabaw. So, anim ang binili ko kasi usually anim kami dito sa bahay na kumakain. Parang kamukha na siya nung home gallery na binibili ko. Kaya lang mas mahal ng konti ang presyo kaysa dito. Tanggalin natin. Maganda yung klase ng plate. Yung magaan siyang hugasan, kaya nagpalit na ako lahat ng mga plate namin eh. Ganito ng style na yung ginagamit kong plate. Kasi mabugaan siyang hugasan. At saka tempered glass. At the same time, kasi yung mga ceramic mabibigat. Hindi siya madaling mag-chip pagka nabangga. Kasi yung mga ceramic ang bilis mag-chip pagka nababangga. Pero 4 pieces lang yung binili ko. Kasi may nabili na ako dati sa home gallery na 8 pieces. Pero gusto ko kasi yung plate niya talaga, yung side plate niya. Hindi lang ako bumili ng plate na Optas, which is 50 pesos din. Kasi ang dami kong plate na ganun din kamukha. Nakabili na ako dati pa. Kasi sayang, mas mura pa naman sa kanila. Pero nung pumunta kami doon, out of stock yung Optas plate nila. Ang mura lang. Grabe, bakit ang mura? Eh, ang mahal nung nabili kong mga ganito. Malaki siya. Yung pagka mag-prepare ka ng ulam, ito mo isi-serve. So, these are all made of bamboo. Sustainable living. Kasi madaling palakihin ng bamboo kaysa sa ibang klaseng type of wood. And of course, pag gusto mo nang i-dispose, nabubulok siya. Kaya pinopromote ng IKEA ang mga bamboo na housewares nila and furnitures. Ayan, tanggalin na natin. So, saan ko ito ginagamit? Pag gumagawa ko ng mga vegetable salad. Kasi kailangan ko ng malaking lagayan na ganito kalaki. O, kasi yung mga leafy vegetables, bulky yun eh. May tatak siya dito na IKEA. Galing na natin.
Kasi mahilig akong gumawa ng vegetable salad. This one is also a bit pricey, pero ito talaga yung pinunta ko sa Ikea. Kasi wala nito sa ibang lugar eh. Ito yung white colander nila. Yung type na type kong colander. Kasi pag nagluluto ako ng spaghetti or anything na kailangan kong salain, kailangan ko nung merong stand sa ilalim para pag nilagay mo sa sink, ay hindi nakadikit yung colander dun sa mismong sink. Tsaka, pwede rin tong lagayin ng mga fruits. Diba? Marami siyang purpose. Pagka naghugas ako ng mga gulay, o kaya prutas, so dito mo lalagay para tutulo muna siya. At hindi madaling mabulok yung mga gulay natin. To, naghanap ako online kung baka meron akong makikita ang kamukha nito, pero wala talaga akong makita. So, pumunta talaga ako sa Ikea. Ito talaga yung aking gustong-gustong bilhin. Napakaganda niya. White color. Okay, ganda oh. Ganda ng pagkagawa. Napakalinis. Okay. Kasi yung nabili ko online, hindi magkasya itong mga tasa ko. Ayan, ganyan siya. Oh, kasya na. So, dapat payat lang yung dito. Kasi minabili ako sa online na medyo mataba yung dito. Hindi mo ipasok yung tasa. Ganda nung, ano, yung kinis niya. Hindi siya mukhang 90 pesos. Kasi bumili ako ng ganito na treated na, na maganda na siya. Is 100, I think 180 or 170. Yung mga ganitong style. So, bumili na ako. Kaya lang dalawa lang yung available nung nandun kami. Alam ko may isa pa to eh. Yung parang malalim na may spoon. Ano siya guys? Glass. Lagayan to ng hand soap, pwede rin shampoo, conditioner, pwede rin lotion, pwede rin dishwashing liquid. So, gagawin ko, nag-iisip ako kung papalitan ko na yung nandiyan. So, lalagyan ko na lang to siguro ng dishwashing liquid at saka hand soap at saka ito ay hand soap sa aming toilet dito sa baba. You know, ang ganda niya, glass. And minimalist style. Yan. Ginagamit ko to dito sa lababo. Imbis na gumagamit ako ng basahan, ginagamit ko na lang yung tubig. Tapos yung dati kong squeegee ginagamit dito sa aking kusina dito, gagamitin ko na lang sa dirty kitchen. Kaya bumili pa ako ng isa. Pero gusto ko kasi yung kulay niya, white. Kasi yung squeegee na ginagamit ko ngayon, ito, blue. Ito yung pang mash ko ng potato. Kapag gumagawa ako ng mashed potato, nahirapan kami, wala pala kaming masher o pang mash. Ayan o, matibay siya guys, matigas. Ang tatagal naman to sa akin. Rubber yung handle or silicone. Then this one is yung stainless steel. So, bumili rin ako ng scented candle nila. Ang scent nito ay vanilla. Bango! 30 pieces na. 190. Ang bango! Marami kasi akong scented tea holder dito sa bahay. Kaya, ito yung ginagamit ko. So, pinatatakip to sa mug. Pakita ko lang sa inyo, guys. Kapag halimbawa hindi mo naubos yung juice or yung coffee mo, gusto mong takpan. So, ayan na. Ayan o. So, takip na takip siya. Nabibit-bit. Madali lang din siyang tanggalin. Ayan o, angat mo lang. Pero, pag natakpan siya, takip na takip talaga siya. So, kung meron kayong mga bowl na maliliit, pwede din itong pantakip doon. Pag nasa ref,
kulay white yung kinuha kong color. Parehong white na 2 pieces. Pinatatakid din to sa mga bowl. Wala kasi yung ano, ang hinahanap ko talaga dun sa Ikea, yung 3-piece set na silicone na pantakip. So kasi pag kami naiiwan kaming tirang ulam, at least hindi na ako gumagamit ng kahit anong pantakip na halimbawa ay cling wrap. So pwede na kahit ito. Yan o. Diba? Out of stock yata yung ano, yung 3 pieces na set. This is dishwasher safe. Pwede sa oven. Pag tinakip mo sa niluluto mo sa oven, pwede rin sa microwave. Kaya medyo mahal. And this is for 150 pesos. Unlike dito, ito pantakip lang talaga to ng mug. Dishwasher safe lang siya, pero hindi siya pwedeng i-gamitin sa microwave or sa oven. Ito yung kanilang clock na type na type ko rin. This is a timer, a clock, and a thermostat or thermometer rather. Ang maganda dito, pag tinayo mo ganyan, nagiging clock. Pag binaligtad mo, temperature. Pag binaligtad mo ulit, nagiging timer. So, kailangan ko siya sa kitchen pag nagbe-bake. Tapos ito, yung alarm clock. Ayan siya. Okay. So, kaya gusto ko to. At saka, kailangan nito ng dalawang AAA. Hindi ako nakabili ng battery sa IKEA. Meron pa naman silang battery doon na rechargeable. So, ito naman ay colander din. Pero this is the stainless one. So, pag naghuhugas ako ng mga isda or hinuhugasan mo kahit anong bawa niluluto mo. Sumama, maghuhugas ka ng niluluto mo kasi mag-fit ito kahit sa anong sink. So, para directly nasa sink na yung hinuhugasan mo. So, parang ganito yung purpose niya. So, mag-fit siya kaya pa ganyan, kaya pa ganito. Yan. Pwede. Tapos, mahuhugasan mo yung, halimbawa, naghuhugas ka ng isda or kahit anong mga seafood, dito mo siya nilalagay para mag-drain. So, maganda siya. Maraming purpose. But this comes with a price. Since stainless naman siya, okay na rin. And then this one, ito yung tea towel or kitchen towel. Dalawa sana yung bibilin ko. Isa yung kulay blue. Pero out of stock yun eh. 170 lang, tapos 4 na peraso na. Okay na to. Kasi pag bumibili ako sa mall dito sa atin, 2 peraso, 100 eh. So this one is 170 lang. 4 pieces na. Maganda. Maganda naman siya. Pareho lang din ng nabibili natin dito sa mall. Sa mga kilalang mall dito sa atin. Yan. So, mahilig kasi ako sa kitchen towel, guys. So, parati ko yung gamit. Kailangan lagi ako may pamunas ng kamay. Ito naman ay tong. So, mahilig akong bumili nito. Kasi pag may ginagawa ko dito sa kitchen ko, pinapatong ko lang yan na ganyan. Tapos doon ako gumagawa sa ibabaw nito. Para pag yung mga crumbs or anything nakakalat, gagawin ko lang. Nagaganin ko na, tapos itataktak ko lang. So hindi siya masyadong makalat at madaling ligpitin. Gusto ko rin kasi may mga ganito para hindi dumudulas yung mga gamit o yung mga bowl na ginagamit mo. Ito.
Tanggalin natin para makita nyo. Isa pa ito sa pinunta ko doon. Kasi wala kang makikita nito sa ibang mall. Itong Risotorp. So, type na type ko talaga siya. Ano kasi, lagayan ko kasi ito ng anything. Pwede niya namang lagayan ng kahit ano. Yung iba, pinaglalagyan nila ng mga potatoes, mga onion, ginger, garlic. Dito nila nilalagay. Ako kasi, naglalagyan ko ito ng ano, ng aking mga tea towel. Ayan. Parang ganyan siya. Aka ganyan yung aking mga tea towel. Ayan. So, parang ganyan. Lagayan ko siya ng mga tea towel ko. Kasi ang dami kong kitchen towel. Eh, gusto ko isa lang yung lagayan nila. Parang ganyan siya. So, ililipat ko dito yung aking mga tea towel. Tapos, kasya siya dito. Ayan. Nakita nyo to. Dati pinakita ko sa inyo, di ba? Punong-puno na yung tea towel. Papalitan ko siya nito. Kasi lahat ng mga nandito kong item, either wood or white ang color. Wala. Trip ko lang, guys. Ayan. Kasi kasya siya dyan. Ayan. Cute. Then, I just bought my trash can. Pinili ko lang siya online. Madali kong nakukuha. Kasi malakas ako sa tea towel eh. O sa kitchen towel. So, nandito lang siya. Ayan. Ganyan na magiging itsura niya. Pag nilagyan mo ng tea towel. Nilipat ko lang yung mga tea towel dito. Ayan. So, that's really the purpose. Ba't ko siya binili? Pero marami namang purpose ito. All white lang siya. Meron tong nalagyan ko na ng battery sa likod. So, pag tinanggal mo yung white na yan, kung anong color nung dingding na paglalagyan nyo, ganun din yung magiging color nung mga numbers. So, meron ding isang option. Pwede nyo siyang lagyan ng colored art paper. Yan. Pwede iba-ibang kulay. Tapos, takpan nyo nito. Idikit nyo. And then, makikita nyo, iba-iba na yung color nung mga numbers. So, itong wall clock na to, maraming bumibili kasi mura lang siya, 120 pesos. Yung malaki, may medium at saka yung maliit. This is all for 90 pesos. Yan, kasi wala na kaming can opener. Biglang umulan, guys. Malilinig niyo yung sound ng bubong namin sa dirty kitchen. Meron ding murang can opener, 90 pesos. Pero pinili ko na rin ito, yung stainless steel. Yan. Made of bamboo. At saka 100 pesos lang ito. Very aesthetic eh. Kabilaan pwede mong gamitin. Pwedeng ito, pwedeng ito. So, nakaganyan yung cellphone. Ayan. Ito sa kabila, medyo manipis. Yung kabila, mas makapal. Ayan. Nagkasya yung phone ko kahit may cover siya. Pag dito ang ginamit mo, hindi kasya. Okay. Mas manipis. Ito pwede. Ayan. Pag sa desk ko. So, very helpful siya. Nakikita niyo naman ito sa first video ko na pinakita sa Ikea. And then, of course, last but not the least, ito yung ating coin purse. Yung maliit na parang Ikea bag. Ayan o. Coin purse po siya. This is 50 pesos. So, mas maliit, mas mahal. Kasi ito, ganito lang kalaki, 50 pesos na. Mas malaki. This one, pag may bibiling ka lang sa palengke or anything na maliit lang na dala. So, pwede to. Ito yung medium size. Itong ginamit ko, lagayan, nakamalaki. So,
So, ito pa, may nabili ako. Ito yung... Ano ba tawag dito? Gagawin ko siyang side table. Center table. Pwede rin siyang side table. Ito yung napansin nyo na tinitingnan ko lagi dun sa IKEA. Pinakita ko sa video ko. Ayan. Now, out of stock ito nung nakita ko. Tapos nagpunta kami doon sa Circular Hub. Circular Hub, malapit ito sa cashier on the right side portion. Pag nasa cashier na kayo, nandoon yung tinatawag nilang mga second life of their furniture. Ibig sabihin yung may mga damage yung furniture nila doon. So ang damage talaga nito, ito oh. Yung paint niya, ayan, nababakbak ng, may bakbak na ng konti. Yan yung damage niya. Pero it works perfectly fine. Pwede nga lang siyang lagyan ng cutex eh, okay na eh. Hindi siya yung kagaya nung nakita kong binibenta sa Shopee. Ito mas mabigat. Mas sturdy. Alam mong mas quality. Kasi yung ibang nakita ko magaan lang. Magaan lang yung ganito. At saka mas maliit yung diameter niya. And ang price nito, regular price is $9.90. Pero naka-sale siya na $7.90 nung nakita ko. Ang reason ba't siya naka-sale, open packaging na. Pero pag bumili ka sa Circular Hub, as is nyo nang makukuha. Wala nang box. Kung wala nang box yon, ganun na nyo makukuha. So baka ano kasi ito, yung pang-display nila. So sinale. Pero nung nandun na kami sa cashier, yung $7.90, meron pa palang 10% discount. That is up until, I think, end of June. Lahat ng mga items nila sa Circular Hub ay may 10% pang discount bukod sa nakasale na siya. So, nakuha ko lang ito ng 711 pesos from $9.90. So, binitbit lang namin yan. Kasi nahihiwalay naman yan. Ito, magaan lang. Binitbit namin yan pa uwi. Si Men siyang nagbuhat. Thank you, Menchi. Dahil sa gustong-gusto ko talaga siyang mabili at nakita ko na naka-sale. Medyo nagkaroon nga ng curve dito kasi nabagsak namin to. Pero hindi naman siya tinamaan. Pupokpokin lang oh, kasi para dumiretso. Kasi medyo nag-curve. Pero good as new, okay naman siya. So yan yung huli kong nabili sa IKEA nung palabas na kami ng store. At ayusin ko na ito isa-isa. And thank you so much for watching this video. Have a great day, everyone. Bye!